What's up mga kapadyak? So, panibagong video ulit tayo ngayon today. So, ang video natin ngayon ay tungkol sa gulong. So, di ba alam niyo naman na time trial mga tibik yung setup ko. So, more on road use talaga yan. So, ang wheel set ko kasi, 27.5. So, sa tagal, sa tinagal kong inaharap ng 27.5 na slick tires, nakahanap na rin ako ngayon. So, ang brand ng gulong na to ay Duro Tires, Easy Ride. Ito ko sa inyo mamaya. So, 27.5 siya na 1x1.75. So, nabili ko lang ito siya. Kasi nagbabrowse ako sa online platform sa mga Shopee, Lazada, Facebook, ganyan. Mahal kasi, parang sa 800 isa, ganyan, 800, 900, 1,000, may 1,000 plus pa, so kaya di mo lang nabili kasi masyado magastos, lalo na yung shipping, ang mahal kasi yung shipping pag gulong, yung iba nakita ko 200 plus yung shipping, isang gulong at 200 plus yung shipping. Ayun, biglang may nagpost yung pinafollow ko na Facebook online seller, so yung MTJ ata yun, o MJT, yung Facebook page ata na yun, o Facebook account, so ilagay lang na yung picture dyan, so check nyo na lang sila kapag meron sila, inquire na lang kayo kung meron pa silang gulong. So, ito nga yung gulong na nabili ko. Duro Tires. So, slick tire siya. Nakita ko sila nag-post siya ng siguro 2 days ago. 2 days ago bago ko tumili nag-post siya. So, sabi ko lang, ito yung hinahanap ko slick tire. So, tanong ko magkano. So, sabi niya, 1,400 pair. So, mura diba? 1,400 pair na. Tapos, taga dito lang na sa amin, sa Cavite lang rin. So, ito, Duro Tires. So, kaya, nagdali-dali na ako. Binili ko na kagad. So, ito na nga yun siya, Duro Tires. Slick siya. More on, kasi syempre, more on load sa man ako. So, yan. Ito nga yung tread pattern ng Duro Tires natin. So, makikita nyo naman, flat siya. So, ito yung itsura ng stock tire ko. Kita nyo naman, diba? Ang size naman nito ay 27.5 by 2.1 itong stock tire ko. So, ito kasi, stock tire siya ng mountain bike. Kaya, syempre, ang gulong niya, pang mountain bike. May knob siya, diba? Pansin nyo naman yung gitna lang napuput-put kasi, syempre, sa kalsada lang. Ito lang yung nagkakaroon ng friction dun sa kalsada. So, pansin nyo yung gilid, diba? Wala masyadong bangas, diba? Gudas nyo pa nga o may bok pa nga eh. So, itong gilid lang yung gitna lang nagagamit. Kasi nga, road ko lang siya ginagamit. So, mas maganda rin itong ito na-upbeat natin para mas efficient yung pedal natin. Saka mas maganda sa akin. Di siya ganun kasyado, masyado mabigat ipedal sa kalsada. So, pansin nyo nga, ito nga ay mas malapad dahil ito ay 27.5 by 2.1. Ito naman ay 27.5 by 1.95. Ay, 1.75 pala. 1.75. So, mas manipis siya, diba? So, naghanap sana ako ng mas medyo makapal pa kahit 2.0 sana, kaya 1.95. Eh, wala na rin ibang option eh. So, yung mga 1.95 naman nasa online platforms pa sa Shopee, sa Lazada. Eh, ayoko nga order kasi medyo namahalan ako sa shipping saka sa price ng gulong. So, buti na lang meron sila ng gulong na to. Nagka-stock sila. So, nung nagka-stock sila nito, dalawang pair lang daw eh. Kaya, malas lang kung hindi nyo maabutan. So, itong front wheel ko, medyo gumaan siya kasi, syempre, mas manipis doon. Walang knobs, slick ang design. Less material lang na gamit. Itong front wheel ko, medyo gumaan. So, siguro, wala kasi dito yung pantimbang ko. So, itong front wheel ko, magaan. Goods na ako dyan. Pero itong rear wheel ko talaga, guys, napakabigat. Tingin ko kailangan ko na mag-upgrade ng hubs. No? So, bibili na tayo ng hubs. Pera na lang ang kulang. Ayun, nakalagay. 2.1 to 4.1 bar / 210 to 410 kPa / 30 to 60 PSI. So, mas okay to siya sa mas high pressure na hangin kasi nga, syempre, pang road, hindi siya pang MTB kasi saka mas slim kasi yung gulong niya. So, kasi diba sa mountain biking, mas low yung pressure na gamit nila kasi nga malalaki yung gulong. Ito naman, medyo manipis, saka pangkalsada naman, kaya 30 to 60 PSI daw, kaya okay ito. Kaya pwede siya matigas para mas efficient, saka hindi malambot yung gulong natin pag nagtitidal tayo sa kalsada. So, nung pinost ko nga ito sa group na ng PMTBR, basta yun sa group, pinost ko na may bagong gulong. So, may nagsabi rin na
marami dong sisiksik dito na bubog, ganyan, mga bato-bato or whatsoever. So ako naman, nagamit ko na to ng good, ano ba, good 50 kilometers, 60 kilometers pa lang. So far, ayan. Meron tayong maliit-liit na bato. Ayan o. So, malambot pa yung gulong ko, hindi ko masyadong pinigasan. So, prone yan sa butas kung... Hindi man prone sa butas, makapal pa naman kasi siguro magiging prone siya sa butas kapag manipis yung gulong, tapos sumiksik, tapos din yung tinanggal. So, check nyo lang regularly. So, hindi ko lang alam kung pro yan ako sa inyo o con para sa inyo. So, tanggalin natin yung gulong. Ay, gulong yung maliit na bato. Okay, tanggal na. Wala, napakadali naman tanggalin. Kahit stick ng barbecue, matanggal nyo yun eh. So, ayan siya. Nagamit ko nga siya ng good 60 kilometers. Ayan, may isa na namang bato. Oo nga, totoo nga sinabi nila na isiksikan siya. Siguro yung nag-comment na nakagamit na rin siya net ng Duro Tires kasi alam niya eh. So ayan, isa na namang bato ang ating namataan. Sasungitin lang natin. So di naman ako na-flat. Kung may budget ka naman, di ba? Invest ka na rin sa slick tires para mas efficient yung pag-bike mo sa kalsada, di ba? Kasi syempre, hindi naman lahat gusto road bike, di ba? Kasi nga, oo nga, more on road nga yung road bike. Pero kasi sa body positioning kasi medyo ngalay sa road bike, di ba? Medyo salubsob ka noon. Kasi kahit iset mo pa rin yung cockpit mo na nakataas yung stem, syempre, may ibang tao pa rin na mas gusto talaga yung mountain bike na ginagamit sa kalsada. Tapos, ang gulong, slick tires, para mas efficient na pedal. Siyempre, kung wala ka naman budget, okay na rin yung stock tires na munang gamitin mo. Tapos, pag napod-pod, saka ka magpalit na slick tires, di ba? So, ayun nga, di ka naman ito masyado magbibigyan ng review kasi nga 60 kilometers ko na ito nagamit. So, siguro after, siguro maybe 200 kilometers, tingin natin kung ano lagay na ito, kung na-flat ba ako, or nabubog ba, or whatsoever. So, ayan. So, ito nga ang ating Duro slick tires. So, kabit mo natin sa bike, tingin natin yung forma kung bagay ba dito guys ko. So, ayan na nga si Scott. So, kompleto na ang ating pyesa guys, ano? So, hindi naman totally kompleto. So, kompleto na ng ating time trial project bike. So, ayan. Pegging fork, aero bars, negative stem, gulong, tapos crank. So, ayan na nga guys, ano? Pagdating naman sa clearance ng frame, so, ayan, no? Medyo malaki ang clearance kasi nga 2.1 yung nakasalpak ditong tires, saka aabot pa ata kahit 2.3 yung sasalpak na gulong dito kung kasi nga mountain bike ko kaya medyo malaki yung clearance. So ayan ano, bumagay naman sa kanya no, kaya medyo bago na sa paningin ko na medyo manipis yung gulong no. Ayan. Yung kanyang tread Duro tires Easy Ride 27.5 by 1.75. Pagdating sa front, ayan, medyo malaki ang clearance, around 1 inch. Tapos dito naman sa gilid, siguro half an inch. So ayan yung gulong. Overall, ayos naman sa akin. Goods naman siya para sa akin. So that is it guys. Salamat sa panonood. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung bagong gulong na Duro Tires. Slick Tires. So salamat sa panonood. So bye-bye. Check pala natin to guys. Abangan nyo yung video yan. So yun lang.